Air signs, ito po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, tignan po natin kung ano ba yung mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Divine order. Sabi ni Archangel Raguel, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. So everything is working out in your favor. Maaring sa ngayon, feeling mo, air signs, ay parang hindi naman po kasi ganito yung mga nangyari, pero negative yung nangyari sa life ko. Because pwede na, yun muna yung pagdadaanan mo talaga. Yun yung kailangan mong pagdaanan para pag nakuha mo na yung pinaka-goal mo, alam mo na yung gagawin. Di ba? Mas matatag ka na. So, wag lang daw lagi na yung, ito yung tinitignan ninyo, hindi ba? Tignan nyo yung kabuuan, yun yung sinasabi sa inyo dito. Look past the illusion. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, tignan natin ano pa po spirit guide ang mensahe. Huwag kayong mag-alala kasi, diba, there is divine justice pagdating sa, you know, sa nangyayari sa atin. So, if mayroon man po mga tao na nakasakit sa'yo, intentionally, unintentionally, babalik yun sa kanila. So, tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe. Kung meron namang tao o ikaw naman to, nakagawa ka ng mabuti sa ibang tao. Ayan, so may balik din sa'yo. Good and bad yung ginawa natin, may balik po yan sa atin. So, tignan natin, meron tayo ditong laziness, the source, and meron tayo ditong postponement. So, yung iba sa inyo, pwedeng kayo po ay OFW, pero laging napopostpone yung pag-alis ninyo. So, pwedeng e-enjoy nyo na lang talaga. So, ayan, nagtataka na kayo, bakit palaging na napopostpone yung alis ko? Diba? Yung mga plans ko, ba't lagi napopostpone? Ayan po kasi, everything is how it needs to be right now. So, yun talaga yung kailangan mangyari sa life mo. Kaya, enjoyin mo na lang daw. Yan yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Mag-enjoy ka na lang. Oo. Kasi, diba, pag kunwari, nakabalik ka na dun sa trabaho mo, baka mamaya 4 years ka naman na walang, ano, walang vacation. O, pagbalik nyo sa trabaho, next week, ayun, tambak yung trabaho ninyo. So, enjoy nyo yung araw na to. Parang yan yung sinasabi po sa inyo. Tignan natin pagdating sa trabaho. Spirit guide, kamusta po si Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius? Meron tayo ditong projections. Meron tayo ditong moment to moment. Ayan po. So, pagdating naman dito sa inyong negosyo, ay, trabaho pala to. Mamaya pa pala yung negosyo. Sa inyong trabaho is napakadami nyo pong ano dito. Parang napakadami nyo nga talagang ginagawa. Hindi nyo na alam kung paano nyo ba gagawin yung isang bagay o yung isang trabaho ninyo. Pero actually may makakatulong naman po kayo dito. Actually may ready tumulong sa inyo. Kaya lang kasi tignan mo ay ito ay yung taong to. Kasi baka mamaya nag-ano nga to. Alam mo yun, nag-offer to sa'yo ng help, pero baka hindi naman pala help yung gusto niya. Hindi naman pala help, or hindi ka naman talaga niya gustong tulungan. So, baka mas magbe-benefit pa siya dun sa tulong na gagawin niya sa'yo. So, medyo maging maingat ka din dito. Siguro, kung hindi ka palagay sa taong to, wag ka na talagang humingi ng tulong, air signs, ang gawin mo is balansin mo yung time mo. Time management yung kailangan mo dito. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for air signs. Pagdating naman sa money. Kamusta po? Pagdating sa money, mayroon tayo dito, ayan, schizophrenia. Tapos, mayroon tayo ditong compromise. So, naguguluhan kayo dito pagdating sa inyong kaperahan. Alam nyo, hindi nyo alam kung paano nyo ba hahatiin, saan nyo ba dadalhin. Pwede kasi na maliit na yung money ninyo. Maliit na yung amount ng money ninyo. So, nahihirapan kayo dito kasi ang dami nyo pang responsibilities. Okay? Kaya pala yung iba sa inyo dito, air signs, nagmamadali na kayong bumalik sa trabaho kasi alam ninyo na yung pera ninyo ay hindi na po sasapat. Kaya lang, pwede naman na meron kayo dito itong ma-receive na blessings. Pero,
pwede na kayo yung may ma-receive na help dito. Or kung meron kayong ginagawa or meron kayong other source of income, pwedeng ma-receive nyo yan ngayon. So, mawawala na yung pag-iisip ninyo, pag-overthink ninyo at yung sabi natin, kung nahihirapan nga kayo mag-desisyon, ayan po, masusolusyon na naman siya ngayong araw na ito. Tignan po natin pagdating sa negosyo. Spirit guide, pagdating po sa negosyo, kamusta naman po? So, may breakthrough tayo dito. So, may maganda, may good news para sa'yo ngayong araw na ito. Pwede rin po yung sales mo, papalo talaga siya pataas. Air signs. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Mayroon tayo ditong sorrow. Ano na ba to? Money, di ba? Tapos, oh, okay. So, hindi nyo kailangan malungkot. Okay? Yung iba sa inyo, puyat lang talaga kayo. Kaya parang hindi nyo na-appreciate yung mga bagay-bagay dito sa business ninyo ngayon. But there is success. Alam nyo yung lahat ng puyat ninyo, ayan po, mababayaran siya ng tama. Air sign. So, nothing to worry, no need to worry ngayong araw na ito. Ayan. Siguro kaya kayo nag-worry kasi yung kadeal ninyo, parang mahirap kausap. Pero, totoo naman yung kadeal ninyo. I mean, kukuhanin naman niya yung mga in-orders niya sa inyo. Ayan, hindi naman siya paasa. Tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe? Pagdating naman po sa... Pwede rin na pe-pressure yung iba sa inyo pagdating dito sa trabaho or sa negosyo ninyo. Tignan natin pagdating sa love life, spirit guide, mayroon tayo ditong control. Spirit guide, ano pa po? Stress. Okay, kinokontrol ninyo yung stress. Okay. And comparison. Okay. So, as much as possible, nakikita ko dito, tahimik. Tahimik sa relationship ninyo because ayaw ninyong mag-usap, ayaw ninyong makipag-usap sa person nyo kasi it's either iko-compare niya lang kayo sa ibang tao, masasaktan lang kayo, or kinokontrol mo yung emotions mo kasi ayaw mo makompare yung person mo sa ibang tao kasi pwede na kayo po yung nagtatrabaho dito. Air signs pagdating sa inyong family, pagdating sa inyong relationship, parang kayo lagi yung nagbibigay. Yun yung nakikita ko dito. Kaya parang ayaw ninyong magsalita kasi ayaw ninyong saktan yung person ninyo. Tignan natin ano pa po, spirit guide. Okay, paradise. Ayun, na ano kayo dito. Masaya naman kayo, but the thing is, yung minsan, sobrang kasiyahan naman yung nangyayari dito sa part ng person mo, which is hindi naman maganda. Kasi, pwede po na, ano bang kasiyahan yan? Baka may iba. Mapababae po ito or lalaki, it doesn't matter, okay? So, baka may iba. So, yun, dun kayo nai-stress. Yun yung nagbibigay ng stress sa inyo na hindi talaga makontrol ng person mo yung, you know, party-party niya sa ibang tao. Or yung pagiging mabait niya sa ibang tao. Yan. So, may selos akong nararamdaman din dito. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always. Everything naman ay pwede ninyong pag-usapan. Ayan. So, yan lang po. Ingat kayo always. Bye-bye!